standby. Bale, ang project natin ngayon, mag-ayos tayo ng brake master ng Raider 150. Kasi kung mapapansin nyo to, yan o, sagad na siya sa baba. So dapat yan nakaganyan. Pero ang nangyayari sa akin niya, hindi na siya nabalik. Dumiretso na siya pa ilalim. So ibig sabihin, sira na yung pinaka-brake master natin. So ang gagawin natin ngayon, so pinakaunang step sa pag-aayos nito, syempre bumili ka muna ng pyesa. So ito mabibili mo lang naman siya. So may mabibili ka ng isang set nito na nasa 250 to 300 pesos. Pero to nakuha ko lang siya ng 240 pesos. Oh my god! Wow! So papalitan na natin ng bago. Ayan. Pag ganyang kabit niya na, ganyan siya. So ito na nga. So ang unang-unang gagawin mo bago mo siya baklasin para di ka mahirapan, yung nasa ibabaw muna. So ito yun, tinanggal ko na siya. Dito yung nakakabit. Ayan, dyan siya nakakabit. Kasi pagka tinanggal mo agad to, nang di mo natatanggal to, baka mahirapan kasi medyo matigas siya. So kailangan siya yung unang tatanggalin mo. Then after nun, ito naman yung nakakabit sa kanya. Sorry guys, medyo magalaw yung camera natin. Wala kasi tayong cameraman eh. Ginagawa so, sariling sikap. Pero sisikapin ko mapakita sa inyo kung paano to gawin, para yung iba wala pang idea, magawa nyo na. Medyo masikip. So yan, naluwagan na natin siya. E susunod, ito. So tamang luwag lang, okay na yan guys. So sa pagluluwag na ito, kasi pag ginanya mo siya, isa sumasama yun yung isa. So kung meron kang ano, lais, pili mo lang ng lais. Pero kung ganyan namang, smooth naman siya. So kahit hindi na. Ayan, tinanggal ko na siya. Kukunin natin ulit dyan. Kasi gagamitin natin ito doon sa ating brake master. So kailangan makuha ito. Ayun, may lock lang siya doon. Ginagawa mo! Guys, matatanggal na natin siya. So nakalas ko na yun nandito. Tapos ito, natanggal na rin natin. Yan. Pagin natin to. So gagamitin natin to para doon sa bago natin. Ayan, ito. Ginagawa mo! Kabit niya, kailangan guys, ganito yung forma.
para madikit siya, para mag-fit siya dito. So syempre, bago ang lahat, kailangan din siya punasan. Kailangan natin ang basahan. So make sure nyo lang na pupunasan nyo kasi yung brake fluid, nakakalulong talaga siya ng pintura. So kaya niyang sirain yung mga plastic, huwag tumatagal, nakakaluto ng pintura. So kaya dapat ingatan nyo rin. Okay, ito pwede pa to. Hindi na natin siya papalitan. Sabit na natin yung brake master. So ayan guys, na ikabit na natin tong bago. So ito na lang. Ito, dyan niya inalagay. Tapos ito dito. Ayan. So ako sa inyo guys, yung mga nagpapagawa pa ng mga ganito, subukan nyo rin na kayo na lang rin gumawa kasi mas makakatipid kayo. Wow! Isipin nyo magkano na agad ibabayad nyo sa mekaniko pa nagpagawa kayo nyan. So maningin sila ng labor, mas mahal pa minsan sa piyesa. Google! Barinig kita sa mukha eh! Pero meron namang gumagawa nito na tapat naman. So kung magkano lang talaga, yun lang talaga yung babayaran mo. Eh mga maliliit din naman maningil na ano eh. Yung mura? Oo. Ako may alam na mura. Ano yun? Putangin mo. Ang sungit mo naman? Mga mekaniko. Mga tapat na mekaniko. Pero doon kayong pagawa sa pagkakatiwalaan nyo. Misa kasi tinataga nila maigi. Pero maraming mababait na mekaniko pa rin. Giniagawa mo! Pero yung mga gantong bagay, kaya nyo na naman itong gawin. Lalo't ngayon, pandemya, nagtitipid tayo lahat sa pera. So mga simpleng bagay, katulad nito, eh kayo na lang gumawa. Kaya nyo naman, nalagaan nyo pa yung motor nyo. Nalalaman nyo kung may iba pa siyang sakit. Huwag magiging mas close pa yun ang motor mo. Wow! Kasi, ikaw na mismo yung gumagawa. Nakakabit na natin siya. So mapapansin nyo dito, hindi ko pa ito sinisikipan kasi may purpose tayo dyan. Tapos yung iba kasi, di ba magkakabit ng ganito? So syempre, wala naman silang idea. Hindi naman niya sasabihin ng mekaniko kung hindi mo itatanong. So depende rin sa mekaniko kung sasabihin nila yung technique kung paano magpatikas ng brake. So yung iba kasi, pagkalagay ng brake fluid, ang ginagawa nila, binubomba lang nila ito ng binubomba para tumigas, which is yun yung mali kasi meron pong tamang proseso para tumigas to. Basta akin ang pinitin nyo, saka itigas din. No, hindi po tayo pisil ng ganyan. So may technique po. So mamaya papakita ko sa inyo. So una, lagyan muna natin siyang brake fluid. Yeah. Tansyahin nyo lang po yung lagay. Yan. Yung ibang ginagawa nila, hindi nila tinatakpan to eh. Binobomba yun nga po. Katulad na sinabi ko sa inyo, binobomba nila to ng binobomba. Tapos tinatansya daw nila dito yung bula. So, Google!
Barinig kita sa mukha eh. So, mali po yun. Hindi po pwedeng titingnan mo lang yung bula dito kung nagpupula siya hanggang sa mawala raw yung bula. Pwede na daw yun. Tumitigas daw. So, mali po yun. So, ayan o. Nakabukas po siya. Automatic na yun. Pagka ganyan, tumigas na. Eh, tulungan na po. Pwede nyo nasaran dito. Pwede nyo na. Yun. Problema rin dito. So, ayan guys ha. Iniigpitan ko siya na nakatingin ako sa brake. Ito mo siyang ganyan. Tapos pag mahigpit na, pero huwag sobrang higpit para malugan nyo siya ulit. Bibitawan nyo naman to. Ayan. So ganun lang po ulit-ulit. Hanggang sa makuha nyo na yung gusto nyo yung tigasan niya. Pag umangat na, lugan mo ulit. Tapos agad mo ulit nandiyan. Higpit ulit-ulit lang, tapos syempre lalagyan mo to, maliit lang kasi to eh, so kailangan refill ulit tayo hanggang sa makuha natin gusto nating lakas sa preno. Yung kapit na kapit. Sagad. Yun, malapit na. Ito nyo yung bulwak na yan, guys. Hangin yun. Sarap. Angat. Luwag. Luwag. Break ulit ang sagad. Sarap ulit. May hangin pa rin. Luwag, kapit ng brake, kapit na yan, angat, bukas, kapit ng brake, yun, siguro last na to, angat, luwag, sagad ng brake, ito, sagad to, okay na to. Alright, tigas na ng brake natin. Tigas na to. So yung mga pinalasikan, punasan nyo rin kasi baka masira yung pintura ng motor natin. Madumi na nga. Natatanggal pa yung pintura. Huwag naman. Yung bulok na bulok na. So sa ngayon yung brake fluid natin okay naman, so hindi na natin kailangan magdagdag. Te-testingin na lang natin siya hanggang siya kalakas. Alright guys, kumaya may papakita ko sa inyo kung gaano kalakas yung brake. So ito guys, subukan natin ganong kalakas yung preno na ginawa natin kanina. Ito. Thank you.
yan mga katambay, naayos natin yung Raider. Yung Raider 150 natin na wala nang brake sa likod. So matagal siya talagang walang brake eh. Okay, na check ko kasi tagal na rin hindi nagamit. So nasira na pala yung brake niya. Pinalitan natin yung brake master. So okay na okay na siya. Sobrang lakas na yung brake niya. So baka natataka kayo dito sa nasa likod ko. Ayan. May dalawa pa kami ditong alaga. Natutulog niya. So di na kasi nagagamit. Pero bubuhayin natin yan. So next video natin yan. So dito si Royal Enfield. And Kawasaki Avenger. So guys, please pa-like and share na lang po para po makita nyo rin kung paano natin naayusin itong dalawa. So guys, hanggang dito na lang. See you na sa next video. Thank you.